What's up mga Gayem? Welcome to Joe Gayem TV. Ngayon ang gagawin po natin ay ang cabbage rolls or yung siomay na kung saan pasok sa ating keto low carb diet. So umpisahan na po natin. Let's go! Ayan, so narito na ang mga ingredients na ating kakailanganin. Una, kailangan natin ng minced garlic. Mas maganda kung pinong-pino talaga yung bawang natin para mas madaling manuot yung kanyang lasa. Kailangan din natin ng minced onion. Black pepper. Thick Himalayan salt. Stevia na artificial sweetener. Mga 2 sachets lang ang gagamitin natin dito. Cabbage or repolyo. Two eggs, butter, olive oil, cheese. At syempre, ang pinakahuli, kailangan natin ng ground beef and ground chicken. So, ang ginawa ko, pinag-combine ko na lang yung chicken and beef na giniling. So, ngayon, umpisa na natin. Ang una nating ilalagay ay yung minced garlic. Ayan. And then, sunod naman natin ilagay yung minced onion. Ilagay natin yan lahat, wala tayong ititira. Tapos, lagyan natin ng black pepper powder. Huburan natin. At ngayon naman, lagyan natin ng Himalayan salt. A pinch of Himalayan salt lang. Ganun lang kadami. Ayan, pinch lang, pinch. And then, lalagay din natin yung stevia na artificial sweetener. Nasabi ko kanina, 2 sachets, pero 1 sachet lang pala ang nilagay ko. 1 sachet of stevia na artificial sweetener. And then, ngayon naman, ilalagay na natin yung 2 eggs. Ayan. Isa. Pangalawa. Start natin siyang i-mix. I-mix natin ng mabuti para manuot yung mga ingredients at spices. Haluin lang natin ng mabuti. Mix lang ng mix ng mix ng mix. Ayan. Halo-halo lang.
haluin ang haluin. At ngayon naman, umpisahan na nating paghiwa-hiwalayin yung dahon ng repolyo. Ayan. Kung meron siyang pinakamatigas na part dun sa ilalim, tanggalin muna yun. Pero dito sa akin, wala. So yan, inupisan ko nang tanggalin yung mga dahon niya. Dahan-dahan lang para hindi siya mapunit. Itong cabbage leaves na to ang magsisilbing wrapper natin para sa gagawin nating siomai or cabbage roll. Ayan, isa-isain lang natin ang pagtanggal. Dahan-dahanin natin. Dapat walang mabubutas at walang mapupunit. Tuloy-tuloy lang yan. Tanggalin natin isa-isa. Dapat walang mapupunit at walang mabubutas. So, ang next natin gagawin ay kailangan nating magpakulo ng tubig. Okay, yan. Hintayin natin itong kumulo mga after 3 minutes. Hintayin natin kumulo siya mga after 3 minutes. Ayan po. Balikan natin siya after 3 minutes. So, bali ito na po siya. Napakuluan na siya. Bali, napakuluan siya ng 5 minutes. Then, nung nakakulo na siya, ito na ang kinalabasan niya. Hinahango na natin yung cabbage leaves. Ayan. Isa-isa nating hanguin. Dahan-dahan pa rin para hindi mapunit. Ayan, nakikita nyo naman, gentle lang ating paghango. Ayan. Ayan, ganyan lang. Isa-isa nating hanguin mula sa kumukulong tubig. Ayan. Kapag nahango na natin yan lahat, let it cool for about 5 minutes. Palamigin muna natin yung dahon mga 5 minutes. So, yun po. Balikan ko po kayo mga yamit. Okay, so ito na. Umpisa na nating magbalot. Ito na yung cabbage leaves na napalamig natin kanina. Ayan. Unti-unti natin ilagay na yung mixture ng ground beef at saka chicken na may mga spices. Ayan. Nakikita nyo naman. Huwag po kayong mag-alala, malinis ang kamay ko dyan. Naghugas ako ng kamay bago ko hawakan yung mga yan. Matik na po yun. Ayan. Hulmahin lang natin ng mabuti. Okay. Ayan. Tapos lagyan natin ng cheese sticks. Kung naaalala nyo pala mga kaibigan, yung olive oil at saka yung butter kanina, gagamitin ko pala yun para pang prito dito sa cabbage rolls. Kasi pwede ko siyang i-steam at pwede ko rin siyang i-fried. So ayan, binabalot ko na siya. Ayan, balutin natin ng mabuti para hindi malaglag yung karne sa loob. Ayan. Ayan, ikot lang natin. Ayan, perfect. Ang pagkakabalot. Ayan na siya. Ayan. Ayan. Tuloy-tuloy lang. Ganun din sa susunod na dahon. Medyo marami yung ating mixture, kaya damihan din natin yung paglalagay sa dahon.
Ayan. Ayan, hulmahin lang natin. Okay. Medyo maliit yung dahon ngayon. Ayan, lagyan ulit natin ng cheese. Yung cheese kasi yan, nagpapasarap pa dyan lalo. Ayan. So, ganun lang mga kaibigan. Ulitin lang natin ang same procedure hanggang sa matapos yung ating pagbabalot. Ito na po mga kaibigan ang kinalabasan niya. After nating mabalot yung mixture, ito na siya. Ayan. Okay, ready na siya para i-steam natin. Yung iba dyan i-steam ko at yung iba ipa-fried ko. So, ito na ang ating steamer. Ayan. Dahanda natin ilagay yung cabbage roll sa ating steamer. Ayan, isa-isahin natin para hindi maganda punit-punit. Dahan-dahan lang. Ayan. At this point, apat lang muna ang aking in-steam. 4 pieces na for steam and then yung natira, ifa-fried ko siya. Ayan. Oops, dahan-dahan lang. Oops, balik ulit-ulit. Careful, careful. Ayan. Ayun. Okay. Ayan. Ayan. Takpan na lang natin, hintayin natin siyang maluto ng 5 minutes. And this is how it looks like nung matapos na natin siyang i-steam. At ito naman siya after nating ma-fried sa butter and olive oil. Ang sarap niya ah.